Ang laki-laki mo na, Andrea Brillantes! Lupit! Ginawang bola ni Richie Rivero yung boobs. Nasobrahan ata sa dribble. Si Joshua Garcia ay hindi na muna magba-vlog. Pinrivate ko yung mga videos ko kasi parang... So syempre nahihiya na ako. Paano ako babalik? Ano mo iaharap ko ron? So doon ako nagkargador after that. Kargador ka na. Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mamalo. Joshua Popo. Po si Papa O at si Ochi Tia. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihilit sa amin? Chichigo mo na! Dali! Hoy ha! Ilang araw na lamang at paso na. Yes! Oh, December oh, na! Kala na iba pwede rin i-move next year ng Pasko. Anyway, naku, sana naman lahat tayo ay makapag-celebrate ng masaya ang puso. Yes. O, sabi nga nila, hindi naman yan sa handa. Tama. Oo. Kundi pero sa pera talaga, Tito Oji. At saka sa pagsasama-sama ng pamilya, no? Yes. Wala sa garbo na yun. Nasa ano yan? Nasa contentment, di ba? Nasa puso. Correct. Kasi nga, December na, no? At alam mo na, no? At nauuso na ngayon mga anakan sa binyag. Ay! At meron pang latest na anakan, di ba? Anakan sa binyag, sa kumpil, at ang latest, ito na, Ninong sa Boy Scout. At Ninong sa Boy Scout. Nauso yan sa amin sa probinsya. Nakakaloka, Ninong sa Boy Scout. Oh my God. Sabi ko sa mga taga-Batangas, Diyos ko talaga namang yung yabang talaga hindi nawawala. Kinuha kong Ninang sa Boy Scout. Nagdala ng manok, cake, soft drink. Nasabi lang siya na Ninang daw ako sa Boy Scout. May ganun-ganun ang pausa sa amin. Tapos kasama nun yung total yung resibo, no? Magkano ka, Diyosa? Naka-3-5 naman. Yung isa 4K dahil medyo mas umangat. Yung bigay sa'yo. Akala ko dahil mas angat yung itsura, hindi, kaya 4K. May pantit na may ata yung bigay. Kaya naman, Diyos ko, no? Basta alam mo naman si Diyosa, ang espiritu lang naman ng Pasko niya, o ang diwa ng Pasko, ay nasa pagmamahala, nasa pagbibigayan. Yeah. Importante yes. Na huwag nating makalimutang birthday yun ni Jesus Christ. Yes! Yes. Diba? Dahil birthday ni Jesus Christ, tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan dito. Ang ganda ng sexy, ha? Birthday! Kasi naman, diba, may kasama tayong mananahi sa likod. Oo, may tanggap. Mananay ba? Akala ko may dalang tarot card. Pwede ka naman panguhula. Uy, ano ka ba? Uy, mamaya ka na magmadyo. Marami kayo. Parang ko naman, kinayaman ko rin namin. Buti nga, yung intro ay nangyipin sa laman eh, balik mo. Balik mo yung salamin. Uy, kailangan matapos ito. Uy, naku na, naniligin na si Mrs. Chavez. Mga kwento ni Lola Basha. Oo, madis ko. Tapusin na natin ito. Alam mo naman, maniningin pa sa paluwagan. Ay, sino ko anyway, oy nakakaloka ha. Bakit nag-viral yung pangong flight ni Andrea Brillantes, yung picture niya. Ay! Parang nagpadagdag daw ng boob. Yan o, tignan nyo o. Eh kasi nga naman o. Nagkakaguloy mga netizens na eh. Kasi nga, tignan mo nga naman, mukha naman. Hindi sa angulo lang ng camera o talaga lang medyo may lumaki. Ano ba mga sinasabi ng mga commenters? Eto na yung sabi o. Andrea Brillantes, in love and blooming. Sabi ni Batang Malabon, gawa ba? Ay, sabi naman ni Sweet Filipina Girl, malaki pa daddy niya kesa kay Pia Wurtzbach. Ay, ang taray. Sabi naman ng isa, di naman ganyang kalaki ang boobs niyan dati. Sabi niyan ganun. Ang laki-laki mo na, Andrea Brillantes. Sabi niyan ganun. Lupit! Ginawang bola ni Richie Rivero yung boobs. Ay, nakakaloka. Wag naman. Wala naman napasano ko ito. Eto naman sabi ng isa na yun, nasobrahan ata sa dribble. Ha? Ano ba naman yan, mga tao? Oo. Crush pa naman ni ano yan?
ni Diyosa po kasi yes, si Richie Rivera. Akala ko si Andrea Brillantes. Tapos maganda ang katawaan. Katawaan talaga. Ganon-ganon lalamang. Diba? At yes. Syempre, yun nga yung tinatanong nila, nagpadagdag ba ng boobs itong si Andrea Brillantes? Nako, ang totoo, 2 months ago, sinabihan siya ng taga ABS-CBN na magpapayat kasi medyo siya ay lumuso dahil naparami yata ang kain nung siya ay nag-USA. Oo, yung mga show-show doon. Kaya naman si Andrea ay ito ay tumimo sa kanyang isipan. Ooh. Na talagang siya ay nag-concentrate, siya ay nag-focus na magpapayat. Kaya pumayat siya dahil nung araw pa ay malaki na talaga ang bubing ni Andrea. Eh, nung pumayat, lalong lalaki yun. Kasi mas humulma nung pumayat. So, wala akong kinalaman yung pagdi-dribble dito. Pagiging basketball player nitong si Richie Rivera. Oo nga. O, yun ang latest. Kasi nga, may gagawin this January itong si Andrea Brillantes. Wow. Abangan nyo yan. Sila na ni, ano ngayon, ni Kyle Echari. Oo. Si Seth Fedelin talagang kay Francine Diaz. Oh. Yan, so, ano? Palitan? Switching? Yes. Oh. Ako, Mama Lloyd, ito OG. Dahan nila naman ako na papag-usapan nyo ang pagpapadagdag. May kaibigan din ako kung babae. Insecure na insecure sa mga boobs ng iba. Eh, syempre, ang kanyang ikapatagan. Ang iba naman ikabundukan. Flat yung kanya. Flat. Oh, kaya naman na advice-an ko na dahil nila naman ikaw ay maraming pera, ba't hindi ka magpadagdag? Nasagot naman niya, hindi kaya isipin ng mga ibang babae na nilalagpasan ko sila dahil syempre magpapadagdag ako. Gawa ng hindi nga siya kontento sa boobs niya. Kaya ayun, napapilit ko ngayon. Na-consider niya yung suggestion. Oo, na magpadagdag. Ito na nga. After a week, nagkita kami. Aba, masaya-masaya ngayon. Uy, Josa! Wala ka bang napansin sa akin? Sabi ko, ano? Wala ka napansin sa dibdib ko? Sabi ko, ano yun? Eh di ka tinunod ko yung payo. Sabi mo, magpadagdag ako. Ayoko nga. Eh, ba't parang wala ko napapansin naman? Parang flat pa din. Ha? Magpalaki ka. Akala ko magpadagdag. Tingnan mo. Ayun, utat ko na siya. Ipatag ko na sa klibe. Ang tangis. Bakit ka nagpadagdag? Nila nilinaw na magpalaki. Oo nga. Akala ko naman nag-guess na niya. Ayun, kayo dito, Oje, hirap na hirap. Walang mabili ng brand na 3 yung... Mag-iipon pa daw siya. Papatay. Ay, kaya ako nakapapamakina ngayon. Ay, nako. Patay ako ng brand na may 3 yung belt. Ang hirap na sa klibid. Ako, tagal ko tinigilan yung vlog. Bakit? Nag-vlog lang ako nung pandemic. Kasi nga, wala akong magawa, diba? Sa bahay ka lang. Nung time na yun, yun yung trend eh. Halos lahat ng artista nag-vlog nun. So, sabi ko ba, why not? Bakit di ko subukan? Pero malalaman mo kasi pag para sa'yo eh. So, ibig sabihin, hininto mo na siya totally? Plano ko magbalik? Hindi naman. Hindi naman nagbalik. Pero... kung sakali magbalik man ako, gusto ko may content akong ibibigay na hindi nakikita ng mga tao talaga. Kasi ngayon parang halos pare-parehas na yung nilalabas. Baka mag-expect sila na ari mo ipapakita mo kasi hindi nakikita ng mga tao. Ari? Hindi, ang galing lang kung halimbawa, for example, may show ka dun sa mismo hour mo. Like, magluluto ka.
Naglilibot-libot ka ng ibang lugar. Hindi mo ginagawa. At the same time, exciting kasi parang kasama sila dun sa video. Kasama sila dun sa journey mo. Pero ngayon, wala pa. Medyo busy pa. Tamad pa si Joshua. Hindi naman tamad. Dami lang ginagawa. Eh, kasi gusto kanila makikita sa vlog. Kasi inumpisahan mo, hindi mo tinuloy-tuloy. Pinrivate ko yung mga videos ko. Kasi parang... Noon pinapanood ko nung tumatagal. Batay ko naman dito. Ito ba ginagawa ito? So pinrivate ko na. Pero galing. Hindi lang siya talaga para sa akin. Para siya sa ibang tao talaga. Saka pag-arte lang yung kaya kong gawin pa. Sa umaarte ka rin naman doon sa vlog. Siyempre nag-emote-emote ka doon. Pag may nakakalungkot, may kasi masaya. Kasi anong nag-vlog ako? Ako lang ang lahat gumagawa. Ako yung shot. Ako yung nag-e-edit. Ako lahat. Ba't hindi mo pa-handle sa admin? May kasi admin ka may gusto kasi akong... May gusto akong vlog. Alam mo yung may hirap kasi personal. Personal lahat ang attack. Kasi kapag ka, nagpa-edit ko sa iba, may chance na hindi mo makuha yung gusto mo. So, parang at least ito, kontrolado mo lahat. Sa editing, sa lahat. Tsaka na-enjoy ko. It's something na hindi ko ginagawa talaga. Ayun. So, alam na natin. Kumbaga, ginawa lang ngayon nung pandemya. Correct. Oo. Eh, ngayon, bumalik na sa dati. So, work daw muna siya. Super busy niya. Oo. Kasi hindi rin daw niya talaga madama. Yung sa YouTube kung ano yung lakas niya, yung hina niya, ganun. Diyos ko, magsayaw ka lang, Joshua. Alam mo nang malakas eh. Pakita ka lang naman ang puso. Ay! Oo, di ba? Oo, di ba? Kaya TikTok na lang daw ang kanyang inaasikaso. Ayan, oh. So, mas mag-TikTok ka kaysa mag-YouTube ka. TikTok ngayon, sa ngayon hindi pala ito na. Medyo busy pa talaga. Pero masaya yung TikTok, masaya siya. Kasi ako sumasayaw ako dati pa. Masaya ako sa algorithm ng TikTok kasi pinapalabas nila ako palagi sa FYP. Kasi syempre kung hindi ako malalabas sa FYP, eh hindi makapanood ng mga tao yun. And yung TikTok kasi ginawa ko siyang parang nag-enjoy lang ako eh. Pagka may gusto akong sayaw na sabi ko parang mukha akong cool dito pag sinayaw. Pero yung mga sayaw mo, original? Hindi, ginagaya ko lang lahat. Nakikita ko lang lahat yun. Pero kahit ginagaya mo yun, ikaw lahat yung parang kinukuhaan ka nila ng tapos i-split frame ka nila. Baka natutuwa lang. Natutuwa nga ako dun sa mga naka-split frame eh. Minsan may kalokohan eh. Oo. Tapos minsan may kwela, tapos reaction lang. May mga reaction video lang. Oo. Halo-halo. Oo. Pero dun ako na halo. So after ko mag-post, iwan ko muna saglit yun. Tapos after a while, sa scroll na ako, kita ko na yung mga kakulitan ng mga Pilipino. Ang ano eh, mga wais eh, mga matatalino rin gumawa ng content eh. So ikaw na challenge ka rin ng TikTok para makagawa ka ng content? Actually, hindi mo siya kailangan i-take na challenge eh. You just have to enjoy the app. Kasi kung mati-challenge ka, baka kainin ka ng application, ng sistema. Ito, ginawa yung app na yan, pampaliw ng mga tao para pag wala kang ginagawa, makikisayo ka lang sa mga tao, manonood ka ng videos. Addicting yan yung panonood ng videos. It's just too much pagka nasobrahan ka, kakainin ka na talaga nun. Pero hindi mo siya kailangan seryoso. Enjoy mo lang yung app kasi nandun lang yung app na yun para mag-enjoy tayo, para makita ng mga tao yung different side ko. Kasi masayo pala ako, ganyan. Ayan. And makikita ba namin si Josh yung nag-online selling sa TikTok? Hindi. Balita ko nga may online selling nga doon sa TikTok. Eh. Para pala siya Facebook na din. No? Actually, naging trabaho na yun ang mga TikTokers. Nagla-live selling sila. Malay natin, hindi natin masabi. Baka mamaya, mga pre-love kung nagamit ko na. Tapos yung idodonate mo yung sales. Hindi, naplano ko na yan. May plano akong ganun, so watch out guys, abangan niyo yan. Mag-online selling ka na rin. Hindi naman live na, hindi naman ganun. Pre-loved items, mga pre-loved, mga nagamit ko na. Tapos nag-ano kasi ako, tinanggal ko na yung mga hindi ko na ginagamit kasi masyado nagmarami. So, ayun, abangan niyo lang yan. Soon, lalabas natin yan. Ayan, oh, paborito pala siya ng TikTok.
Parang tayo, oh. Hindi tayo matiktok. Si Josa matiktok. Oo, oh, di ba? Strength niya yun. Yeah. So, anyway, Joshua, ayan, ang dami mong gagawin. May gagawin na naman siya with Anthony Padawne yata. Wow. Oh, bukod dun sa kanyang teleserye. Wow. Na co-prod ng ABS-CBN at ng GMA7. Wow. Ikaw lang busy, Joshua. Oh, correct. Ayan. Good luck, Joshua. We love you. Naku, may love you. Ayan, ay, nai, naku. Teka lang, ha. Hindi pa tayo tapos sa mga nakachikahan mo sa Amerika. Oh. Kaya, eto tayo ngayon sa ating segment na Kumusta ka na? O, sino ba na yung ating kakumustahin ngayon? Bago itong ating kukumustahin, ano, na bigla ko naalala. Oh. Oo, dahil first day ko, doon sa US noong November 17, ay dumiretso ako. Ah. Nakikain ako, nakipag-lunch ako sa aking kumare. Sino? Na si Pita Magdalena. Ah. Dati yung success star. Oo. Oo, na ngayon ay walang pakialam kahit ganun siya kalusog. Hmm. Pasamahan siya ng kanyang gwapong mister. Wow. At isa siyang talagang hands-on na nanay. Wow. Sa kanilang nag-iisang anak. Wow. Kaya, oo. Apang ba yung mister? Nagpa-turkey, oo. Ay, apang! Nagpa-turkey ang lola mo dahil Thanksgiving. Wow. Di ba? Wow. Oo, ayan. Lagi siyang nanonood dito si Rita. Ay, hello po! Thank you po, Miss Rita. Oh. Ayan, hi Maren, miss you. Uh-huh. Ayan, at syempre, oh, ito naman nakausap ko biglang after ni Rita. Oh. Bora Belsa man ako kay Paco Arespacochaga. Ay! Isa sa miyembro ng Intro Voice. Yes! Oh, oh. Ano, yung kumanta lang sikat na sikat na, if I ever have a life to heaven, I swear I'll be there tonight. Oh. Hindi ko naabutan niya. Ha? Super high school ako niya. Pag-alimentary pa. Pag-alimentary pa. Ay, nai, nako. Para sa kabatiran ng iba, bukod dun sa kanta na yun, diba? Sino ba si Paco Arespacochaga? Si Paco Arespacochaga ay kilala mo yung daddy niya. Sino? Si Daddy Arespacochaga. Ah! Yung mami niya. Kilala mo? Mrs. Arespacochaga. Eh, yung brother niya kilala mo. Oh! Oh, sino? Si Kuya Arespacochaga. Oh! Siyempre, yung iba talaga, ang pagkakakilala kay Paco ay ex-miss ni Geneva Cruz. Yes! Kung saan meron silang binatang anak. Oh, si Heaven! Si Heaven, napakagwapo, napakamacho. Ay, Ate Geneva Cruz. Oh, oh. Doon niya pinangalan sa kantang, if I ever have a line to heaven, I swear. At ang haba ng pangalan niya ni Heaven. Oh. Kaya tayo ni Miss Victor Paco Arespacochaga. Oh, diba? Oh, yan ang pangalan niya. At nandun na rin si, ano? Sino? May sarili na rin bahay si Heaven. Wow! Oo, nakausap ko nga, napakagwapong bata, no? Talaga. At kamukha rin ang tatay niya, Diyos ko po. Ay! Oo. Ayan, syempre, kukumustahin muna natin si Paco, no? Oo, nakamusta na natin. Ano na ba ang kanyang pinagkakabalahan sa US? Bakit nandun na siya? Hindi ba siya uuwi dito? Mm. Nag-enjoy ba siya doon? Mm. Paco, balita mo naman kami. Nandito kami ngayon sa podcast na Paco's Place ni Paco Arespacochaga. Kumusta ka na, Paco? Bakit hindi ka na umuwi sa Pilipinas? Nagka-pandemic. The last time I was home was sinulog. Nag-show kami ni Lance Cornell nung sinulog. Uh-oh. And that was the last time I saw my brother alive. Mm-hmm. Kasi namatay yung kapatid ko during the pandemic. Yung si Louie, yung bata kong kapatid. So he died nung 2021, nung January. So hindi pa ka makakauwi kahit hindi ko pa na... Kahit madalaw man lang yung punto na hindi ko pa nagagawa. Oh my God, oh. And hopefully, makauwi tayo ng 2023. Tapos ilan na yung anak ni Paco? Bukod sa, alam ko lang si Heaven. Lima na. Geneva. Lima na. Lima na. So, four boys, one girl. Ilan ang ina? Tigitigis sa sila. Grabe. So, lima rin ang ina? Mala ganun. Nakakaloko si Paco. Laki ng nose. Hindi naman. Ito yung isa tumatawag pa. Umalis ka ng Pilipinas ng anong year? Umalis ako ng 2001. Akala ko magkatrabaho ako sa isang tanyag na recording company. If I'm not mistaken, gumawa pa ako ng rounds sa lahat ng network at sinabi ko magkakaroon ako ng magandang trabaho sa States. Pagdating ko rito,
pinalaman ako yung application, and then pinabalik ako sa HR at hiningan ako ng US na social security number. Mm-hmm. Wala naman ako nun. Mm-hmm. So sabihin daw pwede mong trabaho, wala ako nun. Sabi ko, saan mapakakakuha nun? Oo. Sabi, ay, citizen ka ba? Sabi ko, hindi. Green card holder ka ba? Sabi ko, hindi rin. Eh, ano ka? Sabi ko, turista. Mm-hmm. Hindi ka pwede magtrabaho. So, I guess misunderstanding sa Boracay, akala ko kasi nung sinabi nila na, can you come to the States and work for us? Sabi ko, yeah! I can go to the States back and forth. I may tourist visa ako na multiple, mm-hmm. Di ba mo naintindihan na hindi pwede. So, syempre, nahihiya na ako. Paano ako babalik? Ano mo iaharap ko ron? So, doon ako nagkargador after that. Kargador ka ng? Ng mga beauty products. Trabaho ko sa warehouse. For 18 months. Pero in the process, nakilala ko si Miss Louie Reyes. The singer. Hindi siya nahiya. Sabi niya, anong papel mo? Anong status mo? Sabi ko, tourist po. Current pa ba yung visa mo? Sabi ko, opo. Bukas na bukas nasama kita sa abogado. Ha? And then pinaalam niya sa akin yung extraordinary ability. Then, Doon na ako nakahanap na matinito ba. So, yun yung start mo. At ngayon ay si Paco ay may Paco's Place, isang podcast. Oo, na ito na yung pinagkakabalaan mo at ito na rin yung pinagkakakitaan mo. Yes. So at the same time, meron kang banda at membro ka pa rin ng intro ko. Yes. Ayan. So dito, ibig sabihin, pag mayroong gusto mag-rehearse ng banda, yes, ipaparenta mo to? No, hindi ko naman pinaparenta. Like, diba, sila Eli Buendia nag-tour sa States, ginamit nila yung place, yung mga local bands na gusto ng recording ng album nila, pinapagamit ko yung place. Hindi ko siya pinagkakakitaan because nung time namin na nagsisimula kami, alaman mo ng banda ko ng pera eh, di ba? Kailangan lang nila opportunity. So, if you're in a position to give opportunity, bigay mo na. Di ba? Parang gano'n. Ngayon, iba siyempre kung paulit-ulit na bumabalik, then singilin mo na. Pero kung mga paisa-isang beses pa okay lang yun. That's fine. You're enjoying the US so far, so hindi ka pa bumabalik? Bumabalik na. May show kami ng 2023 sa Philippines. Wow! Yung OPM Summer Fest. Dadali lang sa Philippines yun. So timing lang siguro. Kasi nagka-pandemic eh. Mm. Tapos all of a sudden, bukas ang US and Canada. So tinira muna ng US, the top song namin ng Canada. And then next year may Dubai, US, Canada. And then hopefully Philippines. So yung ano mo, Paco, hindi mo naman nakakalimutan yung responsibilidad mo bilang tatay sa lima mong anak na may limang nanay at tari ng lolo mo. Lahat sila magkakaibigan. Oo. Kakaibigan o magkakapatid? Yung mga nanay? Yung mga anak mo. Ang haba naman ang hair ko kung magkakapatid. Yung mga anak mo, magkaka-close ba? Yes, sobrang. Okay. Yung mga nanay ng mga anak mo? Okay rin sila. Magkakaibigan. Kasi hindi naman tinig-sabay-sabay. Tinig din ang lolo mo. Diba? Kaya naman, si Pop, sabi kong tulis mo, ha? Ha? Oh, bangat ka? Sabi niya, ikaw ay nakalima ka. Pero isa lang ang matir. Oo. Kasi nakakaya mo kung lima yung lima yung nanay ng anak ko, Diyos ko. Pero baka nandun ako sa Guinness. Na playboy na bagay. Playboy, matuloy. Ha? Matuloy. Siyempre, yun ang pinagkakabala niya. Podcast. Sabi ko nga sa kanya na kuha mo yung niche mo. Oh. Yung gusto mo. At lagi siyang excited. Hmm. Oo. Kaya nga yung kanyang podcast na yun ay regalo sa kanya ni Manny Pacquiao. Wow! Yung setup nga. Yes. Wow, bongga. Correct. Kaya naman na meron dun siyang banda doon na libre niyang ipinapahiram sa mga Pinoy band dito na pupunta ron na gusto mag-rehearse, libre lang. Studio? Kasi saan sabi niya kasi, bigay yan sa akin. So, parang you pay it forward, parang gano'n. So, pero huwag na maaaraw-arawin. Ah. Kasi siyempre, kailangan niya ng maningin. Anyway,
Paco, ayan, good luck sa iyong bagong career dyan. Ano? Yes! At lagi kang magpapakagwapo, okay? Di ba? Ang hot pa din. Oo. Alam mo, dikit nga ng dikit yung katawan namin sa isa't isa. Ah! Malaysia. Di nga. Di nga wala nga Malaysia yun, Lord. Kasi kung lalagay mo ng Malaysia yun, gusto mo yun? Mamating! Baka na Paco ka ni Paco, ah. Hindi naman. Gusto mong martiri yung ito. Oo. Eh si, ano rin naman, malakas ang ano, no? Ano? Si Diyos, ah. Malakas ang ano? Ubo. Anyway, that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mabaloy! Mga hindi pa muna ng subscribers dyan. Ako naman po, baka pwede maglambing. I-click nyo na po yung subscribe button dyan sa ibaba. Ibigay niyo po ang aming episode nila at meron kayong komento, ha? Sa ahat ng aming mga chika, i-comment nyo na po below, i-click ang like button, at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Pag hindi kaya kayong unang-unang manonotify na meron kaming latest update. Uh-huh. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana po mag-subscribe din po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan pa rin po. Naku, ang dami pong tumatawa sa ating pong latest vlog. Nung nag-celebrate kami ng second year anniversary at birthday ko po dun sa studio. Naku, riot. Grabe. Tawa lang po kayo dyan. Nood na. Oo. Ayan. At syempre sa akin naman pong vlog din po sa YouTube channel. Please, subscribe nyo din po ang aking YouTube channel para lagi kayong updated. Yes. Dahil puro good vibes po at kasiyahan lang po ang mapapanood nyo po sa akin. Lagi-lagi po ako nag-upload. Wow! At syempre pa, ang aking panayam, ang exclusive interview natin one-on-one kay Tom Rodriguez. Wow! Tinanong ko talaga siya dyan. Huh? Oo. Kung bading ka ba? Ha? Huh? Oo. Tapos, ano sabi? Sabi ko, Tom, baka naman isipin nila paligoy-ligoy ka, yes or no lang naman. Ha? Huh? Oh. Abangan nga yan dyan. Eto, meron ka bang gustong may mga maling balita na kumalat? Gusto mo i-correct? Marami. Ano ba totoo? May babae ba? O may lalaki si Tom? That's not an insult to me. Personally, sorry. I don't care. May babae si Tom? Ngayon o dati? So, kumusta na ang puso ngayon ni Tom? Pero hindi makakapagsinungaling ang mata, Tom. Mahal mo pa? Of course. Ayan! Ang kabuuan niyan ay sa OG Diaz Inspires. Okay? At syempre si Tom Rodriguez ay merong show, ang Magic Tom. Ay! Magic Tom? Parang Magic Mike Bernay, yung mga nagsasayaw na nakangbat. Ayan ang matutuklasan nila. Ay! Ito ay magaganap sa Fremont Country Club 601 E Fremont Street, Las Vegas. Wow! Ayan, syempre nandiyan si Gladys Guevara. Ay! Yes din siya, no? At ang mga tickets ay nandiyan po, nakalagay po, December 23, 2022. Wow. Ayan. Sa ayan, good luck, ha? Oo, si Tom, nung kanta ng kanta, nung nandun kami. Isa lang ang tinuluyan namin ito. Wow! Yes. Yung kwarto niya, ay naging kwarto namin ni Ernie Lim. Ah, so nagsama kayo sa kwarto nito? Hindi. Umalis siya, nandun siya sa taas kami, nasa baka. Ah! Umalis siya. Hindi ka ba umakit sa taas? Hindi ko yun! Ay, taas ah! Naman ano? Paano yung eating guilty? Iba yung creepy to Orgy. Guilty! Ay, gusto ko lang magpasalamat sa Crispy Pagmamahal. Tayo dito lang kinakain po kami ng Crispy Pagmamahal. Yes! Oo, kung saan meron pong napakasarap na lechon belly. Ngayon pa lang ay fully booked na ang mga orders doon. Yes! Ng lechon belly kasi napakasarap.
True. Waechos. Napaka-crispy. Ilang oras mo nang iwan doon, crispy pa rin yung balat. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. Diba? Oo, na may pagka-lechon Cebu ang peg. Oo. Oo, tapos ah, mayroon pa silang mga boodle fight packages. Yes. Oo, masasarap din, in fairness. Mm-hmm. I-try nyo yan. Oo. Meron na rin silang restaurant. Maliit lamang na karimbira doon sa gilid ng kanilang bahay. Wow. Oh, ayan ha. Ayan po ang kanilang IG account. Okay. Yeah. Maraming salamat, Crispy Pagmamahal. Yeah. At syempre, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Oz at OGB. At lagi may susabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot ha, na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every gising is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong hinihilit sa amin? Ichika mo na! Nakakaloka si Paco, tapos ako tiyaga, Diyos ko, lima. Lima, oo. Pangasawa, tapos mag-ibigyan pa. Ay, parang maingit ito, OG. Naranatan ko din iyan. Lima? Oo, oh, nagka-boyfriend din ako. Akala ko nagkaanak ka rin ng lima. Lima, ang limang naging boyfriends. So, sila pa rin ba o wala na? Ex na? Ay, wala na. Ex ko na nga sila eh. Past is past. Wow. Babae. Pero parang parang karirate na lang kung makagano. Parang pa ako. Na ano? Eh, na naging magkakaibigan yung ano, yung mga ex ko. Oh. Oh, nakakatuwa dito, OG. Yung mga ex ko na yan, yung limang iyan, bukod sa naging magkakaibigan, magkakamukha pa sila. Ha? Magkakamukha? Oo, oh, magkakamukha sila. Anong paano magkakamukha? Mga mukhang pera sila. Alam mo? Kaya nga naubos ang pera ko. Eh, kaya titingin lang ako sa pagbablog para si Joshua Garcia. Ha? Dahil lang sa kinikita ko sa pagbablog sa kanila napunta.